Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR. Hello, Popoy at Peya. My name is Patrick, 29 years old and currently nag-work from home. Actually, bago pa nagka-pandemic, work from home na talaga ang ginagawa ko. Nagtatrabaho ako sa isang travel and ticketing agency and so many things happened that led me to working from home. At mamaya nyo na malalaman kung ano-ano ang mga iyon. Popoy at Peya, only child ako ng parents ko. Sa Manila ako pinanganak at lumaki. Tinry nila akong sundan pero nahirapan na sila. Kasi sima ng tatay ko noon. At sabihin na nating medyo workaholic kaya napakadalang makasama ang mama ko. Hanggang sa tinigil na ni Papa ang pagbabarko pero kinailangan naman niyang umuwi sa probinsya niya sa Negros para asikasuhin ang kapirasong lupain na namana niya sa magulang niya. At para na rin tulungan yung mga pinsan niyang naiwan doon. May maliit na farm at taniman kasi ang lolo at lola ko. Kaya nanghihinayang si Papa na pabayaan at ibenta dahil pinaghirapan yon ng mga magulang niya. At doon na rin kasi nakatira yung mga pinsan niya. Kaya ayun, lalo tuloy ako hindi na nasundan pa. At tandang-tanda ko pa noon, mga bandang 9 or 10 years old ako kung gaano ka-stress si Mama. Dahil for some reason, ayaw umuwi ni Papa sa amin sa Maynila. Ang kwento sa akin ni Mama noon, pangarap daw ni Papa na palakihin ang sakop na lupa at tanaman ito ng mga sugarcane. Sobrang mabenta daw kasi ang ganoong taniman. Nung una, syempre todo support si Mama. Pero nung tila wala nang napupuntahan ang pagsisikap ni Papa, doon na umalma si Mama. Patrick, tara, ano tayo sa court? Basketball, hindi ka na. Sige lang, kayo na lang, huli na ako eh. Hala, Daya, wala naman tayong pasok bukas eh. Birthday ng mama ko, sira. Kakain kami sa labas. Uwe, parang isang linggo lang birthday ng mama mo ah. Sira, hindi ako yun. Ngayon talaga birthday ng mama ko. Isang game lang eh. Isang game ka dyan? Antayan pa sa court. Nagpa-reserve ba kayo? Hindi, pero... Kitams, mahaba-habang antayan pa. Pagagalitan ako ng mama ko eh. Oh, kaya na lang ng kwek-kwek, dali. Narinig ko kasi kanina, pupunta sila Barbie dun sa bilihan ng milkshake eh. Tabi yun ang paborito nating kwek-kwek, di ba? Ang kulit! Sige na, aalis na ako! Daya! Bawi ako sa Monday! Bye! Ma? Punyemas ka! Hindi ka marunong tumupad sa pangako mo! Huh? Si Mama ba yun? Bakit parang may kaaway? Puntahan ko na nga sa kwarto niya. Ma? Kahit kailan talaga wala ka nang inatupag kundi ang lecheng lupa na yan! Na wala naman tayong napapala! Kung maghanap ka kaya na matinong trabaho, no? Nauubos na ang ipon natin, kakaasa mo na yayaman ka sa lupang yan! Ibenta mo na yan! Bumalik ka dito sa Maynila! Rose naman, akala ko ba susuportahan mo ako sa mga plano ko? Nag-usap na tayo, di ba? Mateo! Isang taon lang ang usapan natin. Dalawang taon na ang lumipas. Baliw na baliw ka pa rin dyan sa lupang yan. Pati pera ko nagagalaw mo na. Ano bang iniisip mo, ha? Magiging hasyendero ka sa kakarampot na lupang meron ka? Alam mo namang umaasa din dito yung mga anak ng kapatid ni Papa. So sila balak mong alagaan, suportahan at samahan hanggang sa mamatay ka. Samantalang kami ng anak mo dito, binaliwala mo na. Hindi ko naman kayo binabaliwala, di ba?
Nagpapadala naman ako ng mga panggastos nyo. Pag hindi ka kapos! Oh, umuwi naman ako dyan ah. Tuwing kailan? Kada Pasko? Tong damuhong to, feeling OFW! Eh, nandyan ka lang naman sa Negros! Rose naman, yung pamasahe pa lang sa aeroplano, ibibigay ko na lang panggastos nyo. Kung naghahanap ka na lang kasi ng matinong trabaho, at hayaan mo na yung mga pinsan mo dyan! Mahirap ang buhay nila, Rose. At bakit? Buhay mayaman ba tayo? Sakto-saktuhan lang din naman tayo pero papunta na tayo sa paghihirap. Yung ipon ko, Mateo, yung ipon ko nagalaw na. Eh para kay Patrick yun, para sa pag-aaral niya. Ito porket hindi ko nabigyan ng regalo sa birthday kung ano-ano mga pinagsasabi. Sira ulo! Hindi na ako umasa sa'yo. Ang nakakasama lang ng loob, eh ayos lang sa'yo na hindi mo kami nakakasama ng anak mo. Birthday niya! Birthday ko, wala ka sa tabi namin! Rose, konting pang-intindi lang ang kailangan ko. Pwes maghanap ka na lang ng ibang pamilya mo dyan. Total willing ka na maisakripisyo kami alang-alang sa walang katuturan mong pangarap. Che! Mama? Oh, Patrick. Kanina ka pa dyan? Ano, halika na. Kain na tayo sa labas. Si Papa po, kumusta? Ay, nako. Huwag mo na alamin yan tungkol sa tatay mo. Today is my day. Huwag na natin pag-usapan ng taong wala naman dito. Kaya halika na, alis na tayo. Saan mo gusto kumain, ha? Kahit saan, ma. Yung sa gusto niyo po, syempre. Okay, sige. Doon tayo sa may masarap na pasta. Ma. Hmm? Happy birthday po. Ito po, oh. Regalo ko. Ma, ayaw niyo po bang may regalo ako? Hindi. Akin na yan. Ano ba to, ha? Huwag kang mag-expect, ma. Yan lang po yung kaya ng naipon ko, eh. Hairbrush? Yan po yung palagi niyong tinitingnan na hairbrush sa mall, di ba po? Kaso, sabi niyo, mahal masyado. Kaya, yan po yung naisip kong bilhin. Mali po ba? Ayaw niyo po ba? Ano ka ba, Patrick? Siyempre, gusto ko to. Gustong gusto. Nagulat lang ako kasi hindi ko ina-expect na re-regaluhan mo ang mama mo. Hindi ka tulad nung... Basta, nagulat lang ako. Pero siyempre, masaya ako. I appreciate this, sobra. Happy birthday, ma! Thank you, Patrick. Thank you, anak. Mama, pagtapos natin dito, libre ko po kayo ng dessert. Huwag dun sa mahal ha. Meron po kasi akong ekstrang ipon pa. O kaya, pambayad na lang sa taxi. Gusto nyo? Para hindi na tayo mag-jeep pag-uwi. Ganda pa naman ang dress nyo, ma. Ma? Mama? Hmm? Ano iniisip nyo, ma? Ay, may sinasabi ka ba? Ay... Ano pong meron, ma? Bakit magkaaway na naman po kayo ni Papa? Hindi kami... Oo na, sige na. Magkaaway na kami. Kailan ba kami nagkausap ng maayos ng tatay mo? Yung away namin noong January, hindi pa rin naman nasusolusyonan kahit ngayong Marso na. At alam mo kung anong nakakainis? Dinala pa kita dito sa favorite restaurant ng tatay mo. Kung ano-ano tuloy ang mga naiisip ko. Dapat talaga, doon na lang tayo sa may paste at hindi dito sa Chinese restaurant na to. Eh, bakit nga ba nandito tayo, ma? Wala. Namimiss ko lang kasi ang tatay mo. Ay, puisit mo yan. Kaya ikaw, Patrick, dito ka lang sa mama mo, ha? Dito ka mag-aaral. Dito ka magtatapos at maghahanap ng trabaho. Huwag mo akong iiwan. Huwag mong gayahin ang papa mo na nakipagsapalaran sa walang katuturan. Huwag kang hahabol ng pangarap na walang kasiguruhan. In short, huwag kang gagaya sa tatay mo, okay? Paglaki mo,
Alagaan mo lang ako. Bantayan. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes po, Ma. O, sige na. Tapusin mo na yung pagkain mo. Tapos dessert tayo, Ma? Oh, syempre. Libre ko, Ma. Sige ba? Sabi mo yan, ha? Popoy at Bea, si Mama ang tipo ng babae na mabuting asawa. Napakabuting ina lalo. Pero matapang siya at palagi niyang binavoice out kung ano ang nararamdaman niya. At during that time, ramdam ko yung sobrang pangungulila ni Mama kay Papa. My mother loved my father so much. Pero kita kong napapagod din siya kakaantay kay Papa. Kakaantay at kakapautang. May trabaho kasi si Mama dati pero pinatigil siya ni Papa. Malaki-laki ang naipon ni Mama para na rin sa pag-aaral ko. Ang kaso, nahihiram ni Papa yung pera para pampondo doon sa maliit na taniman sa probinsya. Ang problema nga lang, hirap pa rin si Papa na itaguyod yung mga plano niya. Eventually kasi, sumuko din si Papa sa farm. Nagkautang pa nga, imbes na kumita. Kaya napilitan si Papa na humanap ng trabaho sa ibang bansa. Para sa kinabukasan ko, at sa kinabukasan ng mga kamag-anak ni Papa, na pinangakuan niya ng magandang buhay. Si Mama. Nasaan ba si Mama? Nasa sala. Ma, anong breakfast? Alam mo, pwede naman eh. I can prepare dinner for us. Ikaw lang naman to masyadong choosy. Sabihin mo lang if game ka. I'm more than willing. I'm ready. Ma? Uy, Patrick, gising ka na pala. Breakfast tayo? Ah, hello? I have to go. Gising na si Patrick. Magbe-breakfast na kami. Tawag ka mamaya, okay? Sige. Sige, oo. Alright. Bye. Sino yun, Ma? Ah, wala. Friend ko. Nagpaplano kasi kami mag-get together. Ano nga palang gusto mong breakfast? Kanin o tinapay? May tasty pa ba tayo? Oo, meron. I-toast ko. Gusto mo? Hindi, Ma. Palaman na lang po. Ah, okay. Sige. Eto, chizo. Eto, peanut butter. Mamili ka na lang. By the way, Nak, hindi ba nung isang araw nagpapaalam ka sa akin na makiki-overnight sa pinsan mo? Yes, Ma. Kailan yon? Kayo po, kung kailan niyo po gusto. Mamayang gabi, gusto mo? Kasi Sunday bukas, hindi mo kailangan magmadali umalis. Pwede naman po. Kasi sakto, may mga kaibigan akong pupunta dito. Barkada ko ng college. At tagal ko nang hindi nakikita eh. Sige po, Ma. Sabihan ko na po si Kuya Chris na sa kanila ako matutulog mamaya. Kaya pagkatapos mong kumain, tulungan mo ang mama mo na maglinis, ha? Para naman hindi nakakahiya sa mga bisita ko. Sige po, Ma. Thank you.
Pwede na kaya itong mga dala ko? Damit, underwear, games. Magdadala pa kaya ako ng comic book? Hindi na siguro, baka video games na lang kami. Yan, pwede na to. Patrick? Ma? Okay ka na? Tapos ka na ba gumayak? Opo ma, magsasapatos na lang po ako. Mag-taxi ka na lang anak ha, para safe ka makarating sa bahay ni Tita Odette mo. Ay, sa mall na lang ako magta-taxi ma, papunta kay na Tita. Kasi may bibilhin pa sana ako sa mall eh. Oh, ano na naman yan ha? Hindi, kasi magkikita kami ni Kuya Chris sa mall. Galing siyang trabaho para sabay na kami uwi sa kanila. Tsaka maliwanag pa sa labas ma, oh. Mag-aalas 5 pa lang. Oh, basta mag-iingat ka, ha? Oh, eto. Eto yung pang-taxi. Tapos, eto naman yung pocket money mo para may pambili ka ng pagkain o kung ano man. Okay, ma. Thank you, ma. Tao po. Oh, hi! Nandyan ka na pala. Ang aga mo naman. Akala ko kasi traffic, kaya maaga ako umalis ng bahay. Sakto lang naman pala. Pasok ka, pasok. Wow, you have a beautiful home. Maliit lang pero cozy, di ba? Siyempre tinulungan ako ng anak ko na maglinis. Ah, Patrick, this is Tito Ben, ang pinakamatalino sa amin ng college kami. Di naman. Masipag, pero hindi kasing smart mo na effortless. Hi, Patrick. Hello po. Oh, upo ka lang dyan. Oh, aalis ba si Patrick? Aalis o kadarating lang? Aalis, mag-overnight siya sa kapatid ko. Ah, I see. Eh, sakto naman na get together natin. Baka hindi siya makatulog mamaya sa sobrang ingay natin. Sa bagay. Oh, ano, nak? Alis ka na ba? Oh, gusto mo bang makipagkwentuhan sa Tito Ben mo? Sige, ma. Alis na po ako. Ah, Ben, sandali lang ha. Hatid ko lang sa labas si Patrick. Ah, sige, sige. Samahan ko na rin kayo. Okay. Tita, gising naman na po ako. Ikaw naman kasi. Bakit ka ba nagmamadaling umuwi? Linggo naman ngayon. Tapos puyat pa kayo ng mga pinsan mo. Eh, baka po magalit si Mama kapag hindi niya ako kasama magsimba eh. O, kamusta mo na lang ako kay Rose ha? Hindi na ako pwedeng bumaba at kailangan ko mag-grocery ka agad. Wala pang tanghalian yung mga bakulaw sa bahay. Sige po, Tita. O, eto na tayo. Thank you po, Tita. Welcome. Regards mo ako sa mama mo, ha? Tawagan niya ka mo ako mamaya. Okay po. Bukas yung pinto. Baka naglilinis si mama. Ma? Grabe, hindi ko akalain natatandaan mo pa yon. Ang tagal na nun, ha? Sobra. Ano ka ba, Rose? Sa sobrang galing at ganda ng performance mo sa stage, kahit pa sabihin nating trip-trip lang yon, eh feeling ko lahat ng batchmates natin hindi makakalimutan yun eh. Well, kung ganon, edi bongga. Kaya lang syempre noon yun, hindi ko na kayang kumanta-kanta ng malala ngayon. Ma? Uy, anak! Andyan ka na pala. Hey, Patrick! Ay nako, sakto. Maghahanda na ako ng lunch natin. Medyo maaga lang tayo kakain, okay lang ba? Total 11 a.m. naman eh. Pwede na yan. Kamusta overnight mo sa mga pinsan mo? Napuyat ba kayo? Ay, for sure, di ba? Parang ganun na nga po. Video games? Opo. Oh, ano nilaro nyo? NBA po. Wow, really? Alam mo, naglalaro din ako minsan pag may time. Di ba, ganito? Isang araw, dadaling ko dito yung console ko para, tara, laro tayo, di ba? Invite mo rin yung mga pinsan mo, tas order tayong pizza. Oo. Bago usapang laro, kain na muna. Dito po kayo natulog, Tito Ben? Nag-overnight po kayo dito? Oo. Lahat kaming bisita ng mama mo, actually. Nauna lang umuwi yung iba, anak. Kasi Sunday, family day. O, etong si Ben kasi,
Paano ko ba sasabihin? Malayo sa pamilya? Yeah. Yung kids ko kasi nasa ex-wife ko, nasa state sila. So, ako lang nandito, basically. Ah. Kaya asahan mo, baka maging tropa mo din ako. Dadanasan ko pagdalaw dito. Talaga lang, ha? Eh, kung magluluto ka ng masasarap na pagkain, bakit hindi? Popoy at Bea, I think I was around 12 or 13 years old when I first met Mama's special friend. Madalas dumalaw si Tito Ben sa bahay. Pero never ko silang nakita ng gumawa ng kahit anong higit pa sa pagkakape at pagkukwentuhan. Katunayan, sinasama pa nila ako sa kwentuhan nila. They were close, pero not too close. Pero kahit ganun, I knew there was something special between them. Special pero walang mali siya. At never akong nagtanong kay Mama kasi during that time, bata pa ako eh. Safe to say na wala pa akong mawang sa various types of relationships. In other words, wala akong naramdamang rason to question their friendship. Isa pa, I saw na magandang epekto ng presence ni Tito Ben kay Mama. Mas naging masayahin si Mama. Literal na umaliwalas ang mukha. At mas maayos na niyang nakakausap si Papa sa phone. Hindi katulad dati, palaging stress at nag-aaway sina Mama at Papa over the phone. Pero ever since Tito Ben, nagagawa na rin magtawanan nina Mama at Papa sa telepono. Kaya naisip ko, maybe my mother just needed a friend. A friend na nandyan physically, a friend na consistent, and a friend who is always ready to be there, lalo na sa mga panahong kailangan ni Mama ng masasandalan. Ma, dito na ako, Ma. Hey, Patrick. Uy, Tito Ben, nandito po pala kayo. Laro po tayo. Gusto ko sana, kaso I don't think it's the right time to have fun. Po? Bakit po? Yung mama mo kasi hindi maganda ang pakiramdam. May sakit po si Mama? Hindi. Okay naman siya. I mean, no, she's not okay. Pero she will be. Nasa kwarto siya, nagpapahinga. Bale, dito muna ako. Ako muna mag-aasikaso sa'yo kung may mga kailangan ka. Ano pong sakit ni Mama? Siguro si Mama mo na lang magsasabi sa'yo. Ano palang gusto mong dinner? Kahit ano po. Sige, hindi kasi ako magaling magluto. Okay lang ba sa'yo kung pa-deliver na lang tayo? Sige po, okay lang. Sige. Tatawag na lang ako sa isang restaurant. Tito, pwede ko pupuntahan si Mama sa kwarto? Yeah, sure. Pero, huwag mo munang kulitin, ha? Kumustahin mo lang. Kapag nagkwento, makinig ka lang. Pero, pag pagod ang mama mo at gusto magpahinga, hayaan mo siya, ha? Sasabihin din naman ang mama mo sa'yo. Okay po. Sige, pasok ko na sa kwarto niya. Order na lang ako ng dinner natin. Mama? Ma? Oh, Patrick. Ngayon ka lang nakauwi? Nag-basketball pa po kasi kami. Ma, may sakit ka daw sabi ni Tito Ben. Hindi naman siya sakit, nak. May pinagdaraanan lang ang mama. Pero hindi ko pa kayang sabihin, anak. Okay lang ba? Hayaan mo muna ako magpahinga, okay? Usap na lang tayo bukas. Gusto niyo po kontakin ko si Papa? Hindi, anak.
Hindi na kailangan. Atin-atin lang muna to, ha? Saka ko na. Basta, mama na ang bahala. Antayin mo lang ako kumalma. Sige po. Pahinga ka, ma. See you tomorrow. Thank you, na. Thank you. Gutom na ako. Sana may tinapay pa. Hey, Patrick. Good morning. Pasensya ha. Medyo magulo pa yung sala. Hindi ko pa natutupi yung mga kumot na ginamit ko. Diyan po kayo sa sala natulog, Tito? Oo eh. Pero nagluto muna ako ng breakfast nyo ng mama mo tsaka naligo. May kailangan kasi akong puntahan for work. Sige po. Ako na po magliligpit sa sala. Kumot lang naman po tsaka isang unan eh. Pasensya ka na, ha? Wala pong problema. Nga pala. Ito yung breakfast mo. Eggs and sausages. Tapos itong sopas, in-order ko lang to last night. Madami-dami pa naman. Initi mo na lang para yan sa mama mo, ha? Tapos subukan mo makabalik ng lunchtime. Pero pag hindi mo kaya, padadalang ko na lang kayo ng pagkain, ha? Wag na po, Tito. Ako na pong bahala. Kaya ko naman po eh. May bilihan naman po ng mga ulam sa kanto. Hindi, ano ka ba? Tutulungan kita, lalo pa't hindi maganda pakiramdam ng mama mo. Si mama po, tulog pa? Gising na, nandiyan sa kwarto niya. Patrick, eto pala oh, eto yung mga gamot ng mama mo. Itong maliit na tablet, every 6 hours ha. Tapos itong isa, every 8 hours. Pero susubukan ko namang dumaan mamaya, tsaka tingnan natin if dito ulit ako matutulog mamaya. Tito, ano po ba talagang sakit ni mama? Sabi ko naman sa'yo, si mama mo na bahala magsabi. Basta, alagaan mong mama mo. Bantayan mo. Huwag mong iiwan, okay? Huwag ka muna nga alis ng bahay. Sige na, kain ka na ng breakfast para madala mo na rin ang mama mo. Alis muna ako, ha? At tatawag-tawag na lang ako. Okay po. Ma, kain ka na ng sopas oh. Dapat ubusin mo to ha, kasi iinom ka pa ng gamot. Sige na ma. Ayoko nanak, busog na ako. Iba ang busog sa walang gana. Pero kahit ganun, pilitin mo pa konti. Pwede na yung nakain ko, akin na yung gamot ko. Eto ma, eto tubig. Sige na, ilabas mo na yan. Hugasan mo na rin ha. Akong bahala, ma. Ma, pwede ko na po bang malaman kung anong sakit nyo? Kinakabahan na po kasi ako eh. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi naman ako mamamatay. Ma, sabihin mo na. Ano bang nangyayari sa inyo? Alam mo kasi, anak, may mga bagay kasi sa mundo na hindi mo pa maiintindihan. Siguro kapag medyo tumanda ka pa ng konti. Ma. Ganito na lang. Sabihin na lang natin na. Sabihin na lang natin na. Akala ko magiging kuya ka na. Finally. Pero ayaw ni Lord. Binawi niya yung dapat sana magiging kakampi mo sa buhay. Nandun siya, pero walang tibok yung puso. Basta anak, atin-atin lang muna ha. Basta wag mong iiwan ang mama. Kailangan kita ngayon. Kailangan kita. Kasi ikaw lang yung nag-iisang baby ko. Ikaw na lang. Opo, Yet Bea.
Pasensya na kung hindi eksakto ang timeline ko, pero I think I was 15 years old siguro during that time. At sa totoo lang, hindi ko talaga naiintindihan kung ano ang nangyayari kay Mama noon. Sa isip-isip ko lang, sakit si Mama. Sobra akong nag-alala sa kanya, pero mas inisip ko kung papaano ko siya maalalayan sa mga pangangailangan niya. Kaya hindi ko na inintindi yung explanation niya tungkol sa kanyang kalagayan. It took me some time bago ko na-realize o na-gets na my mother was pregnant and she lost the baby. Popoy at Bea, nasa ibang bansa ang tatay ko during that time at isang taon na simula nung huling nakauwi ng Pinas. Alam niya na siguro kung anong ibig sabihin nun. My mother was so heartbroken kasi alam kong gustong-gusto niyang magkaroon ako ng kapatid. Hindi lang talaga priority ni Papa na palakihin pa ang pamilya niya. Gets kong mas priority ni Papa ang trabaho niya, pero hindi ako nagreklamo. Gets kong niloko ni Papa si Mama, pero hindi ako nagalit. Popoy at Bea, again, wala akong ginawa. Hindi ko kinwestiyon si Mama, hindi ako nagsumbong kay Papa. I was just a teenager, observing and letting the adults live their lives, letting them deal with their problems. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Lonely. Papoy at Bea, lumipas ang panahon, Tita Ben eventually stopped visiting sa bahay. Kasi mula sa madalang hanggang sa hindi ko na lang nakikita ng matagal na panahon. Sinasabi nung ni Mama na busy sa trabaho, ganito ganyan, pero somehow, I get it. Something was going on pero hindi na ako nagtanong. May part kasi sa akin ang ayaw maghimasok sa buhay ng sarili kong mga magulang. Not because wala akong pake, kasi curious and concerned ako sa kanila. Pero nasa ugali ko lang talaga siguro. Yung tipong aantayin ko na lang kung may sasabihin. Pero kung wala, edi wala. Ibig sabihin lang nun, ayaw nilang malaman ko. Hanggang sa dad eventually went home dito sa Pinas. And it was a very happy reunion at first. Pero syempre, Popoy at Bea, kapag meron kang taong matagal mong hindi nakita at nakasama sa bahay, hindi pa rin maiiwasan ang konting banggaan. Morning, Ma. Morning, Pa. Oh, kain na. Papasok ka na ba sa school? Opo. Oh, sige, kain na. Ma, may palaman pa po ba? Oo, sa likod ng lagayan ng kutsara at tinidor. Okay po. Oh, ano, anak? Yan lang ba ang kakainin mo? Bakit hindi ka kumain ng kanin? Oh, may sangag, itlog, tsaka corned beef. Ah, hindi po. Thank you po. Okay na po ako sa tinapay. Pansin ko, puro tinapay ka lang sa umaga, ha? Ano yan, paborito mo? Opo, Pa. Paborito, baka naman sinanay ka lang ng nanay mo. Ha? Eh, kaya ang payat mo, Patrick, eh. Tignan mo nga sarili mo, anak ko. Nung kasama mo ako noon, nanlusog-lusog mo. Pero nung kayo na lang ng mama mo, ewan ko, ano nangyari? So, anong gusto mong sabihin? Pinapabayaan ko si Patrick? Hindi yun, Rose. Sinanay mo kasi yung bata sa puro tinapay-tinapay. Tinatamad ka siguro magluto sa umaga. O kaya tignan mo, graduating ng college pero mukhang high school. Mateo, ano magagawa ko kung paborito ng anak mo magtinapay sa umaga? Nung kami na kasi ang natira, binigyan ko siya ng kalayaan pumili ng mga gusto niya. Bukod doon, active pa siya sa sports. Kaya huwag mong isisi sa hindi pagkain ng kanin sa umaga ang itsura ng anak mo. Rose. Huwag mong isisi sa akin kung hindi mo kabisado ang mga gusto ng sarili mong anak. Okay, sige na, tama na. Nasa harap tayo ng pagkain. Huwag natin bastusin ang grasya ng Diyos. Ganito, magkakapin na lang ako sa kwarto.
Hindi na kasi maganda yung mood ko. Patrick, nak, huwag kang papalit sa school. Apo, ma. Excuse me. Nak? Pa? Ganyan pa talaga kasungit ang mama mo? Di ba dapat alam mo yan, pa? Eh, iba yung toyo niya pag nasa malayo ako eh. Eh, nandito na naman ako. Tanong ko lang, natural bang ganyan siya? Hindi naman po. Eh, ikaw naman kasi pa, inasar mo eh. Uy, hindi ah. Gusto ko lang kasing malaman bakit hindi ka nasanay kumain ng kanin sa umaga. Patrick, yung totoo. Hindi nagluluto mama mo, no? Nagluluto pa. Ayoko lang talaga ng kanin sa umaga. Ayoko napapagod si mama. Ah. Sige po pa, una na po ako. O sige, nakingat. Grabe, ang sakit ng paa ko. Mali ata ako nang bagsak kanina sa basketball ah. Ay, sa wakas malapit na ako sa bahay. Bababad ko na lang siguro tong paa ko. Baka mamaga kinabukasan. Ma? Pa? Ma? Patrick? Mag-impake ka ng damit mo tsaka uniform. Doon muna tayo sa pinsan mo matulog. Po? Bakit po? Basta! Oo nga naman, Rose. Bakit kayo doon matutulog, ha? Iniiwasan mo ako? Tapos idadami mo pa yung anak ko? Ano mo ikaw? Bakit pa ayaw mo akong tantanan? Buong araw mo ako binibuisa at wala ka nang sinabing maganda. Puro ka tanong. Sinagot ko na, magtatanong ka ulit. Hindi ko na alam kung anong gusto mong sabihin ko para lang magtigil yung bunganga mo. O, edi sabihin mo totoo. Ano po bang nangyayari? Eh kung ilagay mo kasi ang sarili mo sa posisyon ko, ang tagal-tagal kong nawala sa piling nyo. Ang tagal at alam mo yan. Pero ni hindi mo ako nagawang lambingin. Ni yakap, lalo na halik, ayaw mo. Malamang hindi na ako aasa ng higit pa doon. Subukan mo lang. O, kita mo na, kita mo na. Kaya ipaunawa mo sa akin bakit diring-diri ka sa asawa mo. Eh dapat nga ngayon tayo mong mabawi sa isa't isa, di ba? Alam mo, Mateo, hindi ko alam kung tanga ka lang ba o nagpapatay Malaysia ka lang. Sa'yo na mismo nang galing, di ba? Ang tagal na nating hindi nagsama. Tapos anong gusto mo? Lambing? Halik? Siping? Nandiyan si Patrick Rose, baka nakakalimutan mo. Matanda ng anak ko. Naiintindihan na niya ang sitwasyon. Na ang tatay niya na ayaw umuwi at makasamang pamilya, e biglang naghahanap ng lambing o kung anong kaabnormalan. E wala pang ang isang linggo simula nung umuwi ka rito. Hindi nga yata uwi to eh. Baka dumaan ka lang tapos lalayas ka na rin ulit. Ang sabihin mo, baka hindi mo lang talaga ako mahal. Baka meron ka ng ibang mahal. At hindi malabong mangyari yon. Ah, ganun. Eh di sige, ibabalik ko sa'yo yun. Siguro ikaw nagkaroon ka ng iba. O baka meron pa. Kaya inabot ka ng dekada bago pumirmi dito. Hindi malabong mangyari, di ba? Wala. Wala akong naging karelasyong iba. So, paano ka nakatagal na hindi nakakasama ang asawa mo? Teka nga. So, ano ba gusto mo mangyari, ha? Kung wala akong karapatang humingi ng lambing sa asawa ko, eh, anong gagawin ko? Kailan ako magkakaroon ng karapatan? Ha? Sige nga. Subukan mong manatili dito ng ilang buwan ang hindi lumalayas. Tuparin mo ang pangako mong babawi ka sa pamilya mo. Tignan natin. Baka by that time, may amor na ako sa'yo. Patrick! Ma? Mag-impake ka na ng pantulog at uniform mo para bukas. Doon tayo sa Tita Odette mo matutulog para makapag-isip-isip na matiwasay at bumalik sa katinoan niyan tatay mo. Dalian mo! Gagayak na ako! Patrick. Po. Pwede ba kita makausap? Siyempre po. Anak, may tatanong ako sa'yo. At gusto ko sagutin mo ako ng katotohanan. Tatay mo ako. Alam mo naman sigurong mahal na mahal ko kayo ng mama mo, hindi ba? Umalis ako, nagpunta sa malayo para makapaghanap buhay ng maayos, para mapag-aral kita, para may makain kayo
at hindi mahirapan ng mama mo. Tama? Opo. Kaya naiintindihan mo naman siguro ang posisyon ko, hindi ba? Pa, ang totoo, naguguluhan po ako eh. Ano po bang nangyayari sa inyo ni mama? Sige, ganito na lang anak. Gaya ng sinabi ng mama mo, matanda ka na. Kagraduate ka na nga ng college eh. Kaya alam kong madali sa yung intindihin kami ng mama mo. Kaya sana sagutin mo ang tanong ko. Ano po yun pa? Nagkaroon o meron bang ibang lalaki ang mama mo? Habang wala ako. Sagutin mo sana ng tapat, Patrick. Wala po. Wala? Sigurado ka? Wala po pa. O baka naman hindi mo lang alam. Kung ganun po, eh di wala po akong alam. Kami lang po ni mama dito sa bahay pa. Kami lang po ang magkasama palagi. Patrick, ready ka na? Alis na tayo! Excuse lang po pa. Eh mukha pong... Mukhang gustong subukan ni mama na siya naman ang mang-iwan sa inyo. I protected my mother and her secrets, Papuy at Bea. Why? I just thought that was the right thing to do during that time. I don't hate my mother. She was a very good mother. She took care of me. Never niya akong pinabayaan. At ramdam kong mas mahal niya ako kaysa kay Papa at kay Tito Ben. But I did hate that she cheated on my father. Yun lang ang nakita kong kapintasan niya. Ang papa ko naman, he was a kind and gentle man. Palagi niya akong kinakamusta. Lahat ng gusto ko, ginagawa niya ng paraan para maibigay sa akin. Not that I'm a spoiled brat, pero never akong nanganib na hindi makapag-aral. Never akong nagutom, and I owe it all to his hard work. Kaya masakit na nagloko ang mama ko, pero somehow, I felt like dad deserved it a little. Kasi dad was a workaholic man. He loves working, and he prioritized his work more than anything. More than anyone. Parang kailangan palagi siyang merong goal. Merong kailangan gawin, merong patunayan. In short, hindi ko naramdaman kay Papa ang kagustuhang makasama kami. He's a good provider, but an absentee provider. Kahit nung nasa bahay siya, hindi siya mapakali. Parang may mga gusto siyang gawin na hindi ko maintindihan. Hindi niya kayang pumirme at mamahinga ng napakatagal. At Popoy at Bea, our lives changed when Dad came home to live with us for good. Pero lalong nagbago nung si Mama naman ang umalis for good. Hanapin ko pa po. Huwag kang mag-alala, nak, ha? Andito ako. Andito kami ng mga pinsan mo, ha? Si Rose. Asan si Rose? Nasa loob pa po ng kwarto. May mga hospital staff po eh. Ayoko pong makita kung anong ginagawa nila. Ganito na ka. Hanapin mo ang papa mo. Ako nang bahala sa mga gagawin dito, ha? Hanapin mo papa mo. Samahan mo yung papa mo, ha? Sige po. Papasok na ako sa loob ng kwarto ng mama mo, ha? Sige po.
Nasaan naman kaya ang tatay ko? Kita hinahanap. Nandito ka lang pala sa chapel. Bakit ka umalis? Iniwan mo ako sa kwarto. Kung ano-ano pinagsasasabi ng staff. Wala naman ako maintindihan. Tsaka, dumating si Tita Odette. Kanina ka pa din hinahanap. Si Tita na nag-aasikaso. Siya na daw pong bahala sa lahat para daw makapagpahinga na tayo. Pero kailangan ka pa rin doon. May mga pipirmahan ka pa. Oo na daw. Ikikremate ba ang mama mo? Hindi daw po, sabi ni Tita Odette. Sayang daw po yung ganda ni mama. Bakit naman ganito, anak? Isang taon lang yung binigay sa akin para makasama yung mama mo. Isang taon lang tapos ganito. Ganito lang ito na yun. Kung hindi ba ako buhay, mas mababa ang buhay niya. Kasalanan ko ba? Paano malas ba ako? Kasi ayos naman siya nung wala ako, di ba? Pero ito, dumating lang ako, pumicture lang ako, ganito na yung nangyari. Sana pala hindi na lang ako umuwi. Sana pala na natili na lang ako sa malayo. Sana hindi na lang ako bumalik. Ha? Nalabas na ako ng chapel. Sumunod ka kaagad, ha? Kasi kailangan kang makausap ni Tita. May mga kailangan ka pa rin gawin. Tuloy na lang natin to pag-uwi natin sa bahay. Lalabas na ako. Yun talaga iniisip mo pa? Na mas mabuting di ka na lang umuwi? Imbis na na-realize mo na sana umuwi ka ng mas maaga para mas mahabang panahon mo pa nakasama si Mama. Dahil alam naman natin na umuwi ka man o hindi. Hanggang dito na lang talaga buhay ni Mama. Tapos ngayon sising-sisi ka pa? Sising-sisi pero parang ikaw pa yung naagrabyado? Feeling mo kung hindi ka umuwi, buhay pa si Mama? Pa, hindi ka ganun ka-espesyal para maapektuhan ng haba o ikli ng buhay ni Mama. Sana umuwi ka na lang sa amin. Sana hindi ka nagkakaman sa pera. Sana pinaramdam mo kay Mama na sabik ka sa kanya. Na sabik ka sa pamilya mo. Patrick! Pa? Nasaan na ang Tita Odette mo? Ano ba yung mga kailangan kong pirmahan? Hindi ko sigurado anong tawag pa eh. Puntahan na lang po natin. Tara po. Thank you.
Isingin mo na lang ako bukas kapag kailangan na natin umalis, ha? Sige pa. Matutulog na ako, pero sasala mo na ako matutulog. Parang hindi ko pa kaya sa kwarto namin ang mama mo. Kabahala pa. Magpapahinga na rin po ako. Sige, anak. Parang ayoko matulog dito. May tumatawag. Sino to? Number lang? Hello? Hello? Patrick? Sino po sila? Tito Ben mo to, Patrick. Ah, kayo po pala, Tito Ben. Paano niyo po nalaman number ko? Nakuha ko sa Tita Odette mo. Kilala po kayo ni Tita Odette? Yes, since college. Ah... Nabalitaan ko yung nangyari sa mama mo. I'm so sorry, Patrick. I'm so sorry for your loss. Your mom, Rose was an amazing woman. She's a good mother, a very good mother. At mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng mama mo. Alam ko po, Tito. My number. Paki-message na lang ako kung saan yung wake ng mama mo, ha? Okay lang ba? We had a wonderful friendship. Kaya, I wish to see her again for the last time. Tito, wag na lang po. I'm sorry? Wag na lang po kayo pumunta. Kasama ko po si Papa. Mas mabuti si Papa ko na lang po ang nandun. Hindi na po kayo kailangan. Sasabihin ko rin po kay Tita Odette. Sige po, Tito. Magpapahinga na po kasi ako eh. Thank you po sa pagtawag. God bless po. Teka. My mother died of cancer, Popoy at Bea. At napakabilis ng pangyayari. In a matter of a year after her diagnosis, sobrang nag-deteriorate ang health ni Mama. It was a very difficult time for our family. Lalo na nga lang, o tatlo na nga lang kami, nabawasan pa. Popoy at Bea, nung tumawag si Tito Ben regarding sa nangyari kay Mama, I ignored him. Hindi ko pinayagang maging parte siya ng huling pamamaalam namin kay Mama. At aaminin ko, it was my way para parusahan ng konti si Mama sa panloloko niya kay Papa. Hindi ko hinayaang magkita sila ng lover niya for the last time. Oo, wala na siya, pero for me, that's your punishment for loving another man that's not my father. Lumipas ang panahon, umuwi si Papa sa Negros. Ako, nanatili sa Manila para magtrabaho at mamuhay na mag-isa. At least nagkaroon ng silbi yung hindi pagbebenta ni Papa ng lupa niya sa Negros. Kasi meron siyang nauwi ang bahay, meron siyang pwedeng pagkaabalahan, at may mga tao siyang pwedeng makasama. Nakakatawa kasi hindi pa rin nagbago si Papa. Ayaw pa rin niyang makasama ang sarili niyang pamilya, ang nag-iisa niyang anak. Pero hinayaan ko na lang siya, eh sa'yo nang gusto niya eh. Alam nga namang hanggang sa kaduluduluhan, eh pati ako, magmakaawang pumirmi naman siya sa tabi ko. Patrick!
I need your help. I need your help. Naburo ko sa folder ko yung mga files na kailangan i-print para sa meeting natin mamaya. Pero, di ba sabi mo gumawa ka ng backup nandito sa laptop ko? Eh, asan na? Oh my God, i-update ko pa yung nakasulat doon. Alam mo ikaw, palagi ka nalang nakakabura ng files. Gano'n ka ba kapasmado at di mo makontrol yung pagpipindot mo? Oo na, sige na. Dalian mo na, tulungan mo na ako. Iwan mo dyan yung laptop mo. Ako nahahanap, ako na rin magpiprint. Tatapusin ko muna tong akin, syempre, bago ko atupagin yung sayo. Oh, sige, push. Balitaan mo ako, ha? Lilibre na lang kita ng kape. Love you! Ano ba tong mga tao sa opisinang to? Parang mga bata lahat. Kailangan alalayan, bantayan, paalalahanan. Diyos me. Ay, may tumatawag pala sa akin. Pag ito, hihingi na naman ng pabor. Pinsan ni Papa? Sagutin ko nga. Hello po. Oy, hello Patrick. Kumusta ka na? Ayos lang po. Bakit po kayo napatawag? May nangyari po ba kay Papa? Asan po siya? Ay, naku anak. Huwag ka na mag-alala. Ayos lang naman ang Papa mo. Sa ngayon, ha? Bakit po? Ano po meron? Asan po si Papa? Nandito naman siya sa bahay. Natutulog ngayon. Buti nga at nakatulog na. Pero anak, baka pwedeng madalaw mo ang Papa mo. Ay, syempre po. Umuwi naman po ako, di ba? Hindi, kasi napapansin namin na palala ng palala ang Papa mo. Eh di ba nung una ikaw nagsabi na ang tahimik ng Papa mo palagi? Opo. Pero ngayon kasi anak, nakangayayat na siya ng sobra eh. Hindi palakain. Tsaka halos hindi na natutulog. May kumikilos naman sa umaga. Papunta sa taniman, sa ganyan. Pero hindi kumakain ng sapat. Palagi ding wala sa oras ang kain. Madalas tubig lang ng tubig. Palaging balisa. Hindi makatulog sa gabi. Lalim na nga lang matay. Teka, kailan pa po nagumpisa yan? Sa 7 buwan niya dito, mga 3 buwan na siyang ganyan. Dinala nga namin sa ospital para ipa-check up. Wala naman daw sakit. Iniisip ko baka sa utak ba? Gets mo ba? Opo. Pero ikaw mas nakakaalam yan. Kailan ka ba makaka-uwi dito? Bale, sige po, mag-emergency leave po ako. Bukas ng gabi ho, makakabiyahin na ako pa uwi. Tatapusin ko lang po yung mga dapat kong tapusin. Sige na. Ayos yan. Para matingnan mo agad itong Papa mo. Sige po. Paantay na lang po ako. Salamat po sa pagtawag at pag-update. O siya. Sige. Ingat sa biyahe, ha? Ayaw kaming kausapin ng Papa mo, eh. Makasakaling magsalita sa'yo kapag nakita niyo yung nag-iisa niyang anak. Kain ka pa. Kulang pa yung kinain mo. Ayoko na. Isa na lang. Kahit isa na lang. Masarap pong lugaw, oh. Sayang naman yung niluto ni Chong at Chang. Ayoko na nga. Kapag sumubo pa ako ng isa, maduduwal na ako. Lalong masasayang ang pagkain. Nawiwili ka ng gumamit ng mga palusot pa, ah. Pero sige, pagbibigyan kita. Pero mamayang hapon, magmimerienda ka, ha? Pandesal na may keso, okay? Teka, hugasan ko na itong pinagkainan natin. Pa, gusto mo bang sumama sa akin sa Maynila? Doon ka na sa akin tumira? Ayoko. Feeling ko, lalo ka lang malulungkot sa lugar na to, eh. Ang ganda nga ng view, pag masaya ka. Pero pag ganyan, gaya mo, lalo lang nakakalungkot. At least sa Maynila, maraming tao, maraming ilaw. Marami kang pwedeng puntahan tsaka kausapin. Hindi ka mawawalan ng pwedeng gawin. Ang mawawala lang sa'yo ay yung time mo para magmukmuk. Ayoko nga. At saka isa pa, ang pinaka-importante sa lahat, kasama mo pa anak mo. Kasama mo ako. Merong mag-aalaga talaga sa'yo. Tsaka pa, hindi ka na bata. Baka hindi mo namamalayan. May sakit ka na or what? Maraming malapit na ospital sa apartment ko. May malapit na grocery, mall, mga restaurant.
Tsaka malapit sa workplace ko pa. Kaya pwede tayo magsabay kumain anytime. Pwede kang magtrabaho doon kung gusto mo. Sabi ko nga sa'yo, marami kang pwedeng gawin. Kung gusto mo magnegosyo, pwede rin. Pag-iipunan ko. Ang importante, magkasama tayo pa. Yun lang naman yun eh. Eh sa ayaw ko nga. Ayaw mo sa lugar o ayaw mo sa anak mo? Sus. Pa. Paano bang problema? Hindi mo rin maiintindihan. Hindi na ako bata pa. Matanda na ako. Lahat ng bagay maiintindihan ko. Basta sabihin mo lang ng maayos sa akin. Kaya pa, uulitin ko yung tanong, ano bang problema? Ano? Si Mama ba? Kasi nagkaganyan ka lang simula nung mawala si Mama eh. Nalulungkot ka pa rin? Sige, naiintindihan ko. Ganun din naman ako eh. Pero para pabayaan mo yung sarili mo ng ganyan, eh baka bukas makalawa, susunod ka na kay Mama. Ay, di maigi. Maigi? Bakit? Feeling mo i-welcome ka ni Mama with open arms pag nagkita kayo? Matanda ka na nga. Ang bantot mo na magsalita eh. Ang akin lang pa, hindi masosolusyonan ng kung ano mang ginagawa mo yung problema mo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo eh, sabihin mo sa akin, para akong tutulong sa'yo. Hindi makakatulong yung pati ikaw ay mawala na sa mundong to. Para ka namang walang paki sa akin eh. Well, baka nga wala kang paki sa akin. Gusto mo na namang umalis. What's new? Alam mo ikaw, kanyang ka magsalita kasi hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Which is? Nilalamon ng konsensya, Patrick. Yung inuusig ka ng mga pagkakasala mo, pagkukulang mo sa isang tao. Pero wala ka ng pagkakataon para makabawi. Hindi mo nagawang puna ng kulang. Hindi mo na ibigay yung nawawala. At higit sa lahat, hindi ka nakahingi ng tawad kasi wala na eh. Natapos na yung laban. Hindi ba nga ako nakakatira ng alas ko, talo na ako. At lahat yun, Patrick, lahat yun tumatakbo sa isip ko 24 oras. Gusto ko mang matulog pero hindi ako pinapatulog ng imahe ng nanay mo. Wala akong makita kundi yung malungkot niyang mukha, yung galis sa mga mata niya. Wala akong nagawa para mapasaya yung mama mo. Sa buong pagsasama namin, puro sama ng loob yung binigay ko. Hindi ko na kaya, Patrick. Hindi ko na kaya. Kaya sinasabi ko sa mama mo, tama na. Kunti na lang din niya ako. Ano pang silbi ng buhay ako kung patay na yung mama mo? Pa, hindi ko alam kung ano yung mga tamang salitang kailangan kong sabihin para mawala yung nararamdaman mo, pero sana pakinggan mo ako. Pakinggan at paniwalaan. Oo, tama ka. Marami kang binigay na sama ng loob kay Mama. Yung mga panahong nagmamakaawa siyang umuwi ka na, pero ayaw mo pa rin. Pero gusto kong malaman mo na naging masaya si Mama sa buhay niya. Maraming beses siyang tumawa, nagalak, at masasabi kong naging kontento siya sa buhay niya. Hindi puro iyak si Mama. Marami din siyang saya. Sobrang dami. Dahil kasama niya ako. Lahat ng pagmamahal niya na nakalaan para sa'yo. Sa akin na lang din niya binuhos. Inalagaan niya ako. Inasikaso, prinotektahan at minahal ng sobra-sobra.
At masayang-masaya na siya na makita ko lumaki ng maayos. At yun ay dahil na rin sa sipag at tiyaga mo pa. Kaya pa, pa, makinig ka sa akin. Tignan mo ko. Tignan mo ko pa. Sinisiguro ko sa'yo, wala kang dapat alalahanin. Mas maraming masasayang pagkakataon si Mama kaysa sa malulungkot. Nagawa niyang mga gusto niyang gawin. Natapos niya yung mga kailangan niyang tapusin. She died happy and contented. Yun na lang pa. Yun na lang yung panghawakan mo. Nangyari na yung mga nangyari. Kasama na ni Mamang namatay yung sinasabi mong mga sama ng loob niya sa'yo. Tanggapin mo na pa. Tapos na. Ang hiling ko na lang sa'yo, pa. Doon ka sa buhay bumawi. Hindi sa patay. Sa akin ka bumawi, pa. Kasi hindi ka lang kay Mama nagkulang. Sa akin din. Kaya ito na yung pangalawa mong pagkakataon. Hindi mo man ako nakita lumaki. At least, baka pwede mo pa akong gabayan hanggang sa pagtanda ako. Hanggang sa kung kailan ang kaya mo. Popoy at Bea, doon ko lang na-realize na my father was blaming himself for my mother's death. Or more like, pinagsisisihan niyang namatay si Mama nang hindi man lang niya naibibigay ang lahat sa nanay ko. Masakit man isipin, pero my parents lived a lonely marriage. My mother was a lonely wife. My father now is a lonely widower. At aaminin ko at the back of my head, Dad deserved the agony. Siya naman kasi ang may gawa nun sa sarili niya. Mabibilang ko sa daliri ko kung ilang beses ko lang nakasama ng matagal si Papa sa buong buhay ko. At ito na nga ang dahilan kung bakit ako napunta sa work from home setup kahit bago pa man mag-pandemic. Nagkaroon kasi si Papa ng depression kaya kinailangan ko siyang alagaan at bantayan. Baka kasi kung ano ang gawin niya sa sarili niya. Hindi ako papayag. Kasi kailangan pa niyang bumawi sa akin. Kailangan pa naming bumawi sa isa't isa. Dapat ma-realize niya na somehow, my mother died so he can step up as a father. Kahit pa sabihin nating matanda na ako. Wala naman sigurong age limit ang responsibilidad mo bilang isang magulang. Popoy at Bea, hanggang dito na lang ang kwento ko. No happy ending kasi buhay pa naman kami. Okay naman na ang lagay ni Papa, pero hindi ko masabi kung nakarecover na siya sa mga pinagdaanan niya. Mahirap kasi magtiwala sa patawa-tawa at pagiting-ngiti ng isang tao. Kaya sana kahit papaano masama niyo kami sa prayers ninyo. Kami at yung mga katulad naming sitwasyon. Maraming salamat sa team ng Dear MOR sa pag-accommodate ng letter ko. Keep up the good work in bringing to life happy and sad stories of our lives. With a grateful heart, Patrick. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, lonely. Hello mga kamorka, kamusta kayo? Okay, relax. Bago ang lahat, relax muna guys. Oo, hinga muna, nangamalalim, correct. At oras natin, 2:22, at dyan na nga nagtatapos ang story na pinadala sa atin
ni Patrick ng hashtag Dear MOR Lonely. Alam nyo, mga kamarkada, ang dami kong gustong ichika, ishare sa inyo. I'm sure magandang pag-usapan yung nangyari kay Patrick. Kaya I encourage you guys na mag-comment kayo sa comment section. Walang tama o maling, pwedeng i-comment dyan basta matino. At may respeto pa din sa mga iba pang nagko-comment. Go, 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 sa go. Comment lang kayo dyan. At mamaya, tatry kong basahin. At bukod sa inyo, meron akong isa pang i-encourage na umakyat kasama ko dito. Kasi parang, we need another voice para pag-usapan itong story na to. At dahil wala si Popoy, well, dyan natin maaasahan ang ating minamahal na tito ng bayan, si Chipops. Chipops, andiyan ka ba, Chipops? Oo, pakitin natin si Chipops ng bongga-bongga. Sir, are you there? Sir, okay, warning lang po kami kung may t-shirt kayo o wala. Or audio lang po ba kayo? Audio lang. Ayan. Wala. Mabuti lang yung avatar ko na lang kasi tama ka. Wala nga akong t-shirt. Ayan. Sir, welcome to the program. Ayan. Teka. Sinong tinatawag mong sir? Bea, ito ang iyong Tito Ben. Tito Ben! Hi, Tito Ben! Diyos ko. Uy, maraming salamat, Chipop, sa pagbibigay ng boses, buhay, kaya Tito Ben. Oo, dahil balita basta ko naman, medyo basta may oras. Balita ko kayo yung peg ni Patrick talaga ng isang Tito Ben. Kaya thank you so much. So, eto ka na nga, Chipops. Ang dami kong gusto itanong sa mga kamarkada natin. Pero syempre, ikaw muna ang uunahin ko. Na narinig naman yung buong kwento, di ba? And I think, so, nababasa ko sa comment section, there are two sides na, anong tawag dito, ng story dito, yung iba kampe dun sa tatay, yung iba kampe dun sa nanay, and then there's also another side, actually, pala, there's also another side na nagsasabi na Patrick should have told the father kung ano yung ginawa ng nanay habang wala siya. Kasi sa mga nakapakinig po, alam naman natin na nagkaroon ng pagkakataon si Patrick to let the father know na his mother cheated, pero hindi niya ginawa. Pinotektahan niya ang nanay niya for as long as he can, hanggang sa actually namatay, hanggang sa wala ng tatay. Hindi niya sinabi, hindi niya sinabi sa tatay niya na may ginawa ang nanay niya behind the father's back. So, okay. Umpisahan natin doon sa magulang muna, Chipops. Sino ba ang may kasalanan? Mas mabigat na kasalanan? To be exact. Kasi para sa akin, obviously, parehas may kasalanan eh. Mm-hmm. Yeah. Are you thinking the same? Yes. Tama. Tama yung sinabi mo, Bea. Parehong may kasalanan. Pero, ang nagsimula ng kamalian, yung tawagin natin kamalian, ha? Kasi parehong ang may kasalanan eh. Mm-hmm. And then the first one who started that cycle of pagkakamali, si Papa. Si Mateo. Di ba? Okay. Oo. Si Mateo. Kahit masabihin natin ang premise niya, ang motivation niya to stay away for that long is to provide a good life and better living for his family. Hindi 'yun enough eh. And hindi rin naman talaga na established kung nagkaroon siya ng chiching sa abroad, 'di ba? Pero palagay ko meron. Oh my God. Pero wala namang binanggit si Patrick though. So palagay ko meron kasi, di ba may linya may linyang sinabi si Mrs. Si Rose, di ba? Na parang sa tinagal-tagal mong nawala, parang dekada, paano mo natiis yun na wala yung asawa mo sa tabi mo? And yes, I would have to agree with kay Rose na oo, kung dekada yung binilang, tapos hindi ako maniniwala na ano yan? Puro solo flight? Hindi yan. Oh my God! Actually, no? Pero kasi, oo, walang binanggit si Patrick or hindi rin siguro in-address o tinuklas ni Patrick kung merong iba yung tatay. Maybe because alam niya sa sarili niya, meron na kasi si nanay. Huwag na natin dagdagan yung sakit ng ulo natin na nalalaman natin na sikreto. Alam mo yan yung ganun? Pwede. Okay. Pwedeng in denial din si Patrick, di ba? Okay. Pwedeng sa isip, parang alam niya pero ayaw niyang aminin sa sarili niya.
Di ba? Pwede. Pwedeng ganun eh. Patrick, ha, kung nakikinig ka ngayon, kung nanonood ka ngayon, pasensya na kung pilit kong binabasa yung takbo ng utak mo. Kasi hindi ko naman sasabihin pareho tayo ng pinagdaanan, but I was in a very, very similar situation when I was young. You know? Alin banda doon, sir? Alin banda? Yung nag-aaway, ang mga magulang. Paraging merong hindi pinagkakaintindihan. And yung issue ng third party, ayan, pinagdaanan natin lahat yan. Mm-hmm. And you were there, na-witness mo yun. I was there. Hindi lang na-witness, I grew up with that kind of situation. Yung away lang, okay. Para sa mga gustong balikan nyo, nasa YouTube pa rin naman yung ano eh. The... ano ba? Yes, yes. Oo, na... Alam niyo po ba, ito, masingit lang namin. The Frankie story pala yon. The Frankie story. The Frankie story, yung po ang storya ng buhay ni Chipops. Well, not the entire life. Pero yung kasama, yung magulang. And sana po, pakinggan nyo. Naka-up pa rin ba sa YouTube yon, sir? Hindi siya napasama. Sa pagkakaalam ko? Naka-private. I-check nyo. Or parang may private na yata. Pero sige, ipapublic namin. One night only, mamaya. Mamaya, oo. So sir, yun ang ano nyo, na ang nagumpisa ng cycle or ano, series of pagkakamali is the tatay. Yung yes. Pagkakalayo. And you know what, sir? I would have to agree. Kasi, teka, anuhin natin na, hindi natin sinasabi na mali ang mga OFW na mapalayo or whatsoever. Hindi natin sinasabi na, alam mo yun, kapintasan nyo yun. Yeah, yun. Yeah, of course. Yes, pero, yes, with this particular person, etong si tatay kasi, sa kung hindi niyo napansin, ramdam kasi na parang ginagawa ng ni tatay ang lahat para hindi makasama yung pamilya. Like he's always constantly thinking of a job na that's so far away from the family. And yung parang ano ba, meron kasing mga ganong tao, mga kamarkada, na gustong-gustong magtrabaho at gustong-gustong maging mabuti sa trabaho at magagawa nila yon pag hindi kasama ang pamilya. Na parang feeling nila, this is the best thing I can do for my family and wala silang karapatang okrayin ako sa ginagawa ko kasi I'm providing for them. Ang hindi lang siguro natin kasi na you also have to take responsibility for that. Na meron at meron magiging epekto sa pamilya mo, yung absence mo. And you know what, mga kamarkada, aminin natin, yes, we need money, pero when it comes to family, presence is way important than money. Diba? I would really have to agree with you, Jan, Bea. Well, hindi ko nilalahat, ha? Hindi ko nilalahat lahat ng mga ating, mga minamahal nating OFW kapamilyas. Oo. Merong iba. At madalas, alam nyo rin, nangyayari yan, di ba? Na kapag nasa malayong lugar ka ng matagal na panahon and you get lonely, you're just human, di ba? You're just human. And pwedeng magkamali. Ang pinakamaganda dun, pag nagkamali, bumangon. Di ba? Pag nadapa, bumangon. Pag may nadapaan, bumangon. Di ba? Para hindi magiging ugali yung ganun. The reason why I really agree with what you said kanina, Bea, kasi mas importante talaga yung presensya, lalo ng isang magulang. Mahirap maging teenager. Dati na yon. Lalo pa siguro sa ngayon. Mahirap maging isang teenager without a parent guiding you towards that. Lalo si Patrick, lalaki. May mga bagay na pagdadaanan ng isang nagbibinata na sa tatay lang niya pwedeng maikwento o matanong. Di ba? At mahingan ng payo. Alam nyo na yon, alam mo sinasabi ko, di ba? Na parang pwede mong, hindi mo nakakahiyang tanungin sana, Mama, bakit po parang may buhok na tumutubo sa, ay Mama, ano to? Di ba? Nakakahiya. Pero pag nandiyan ang papa mo, dali lang yan, Mama, tatanong mo kagad. Di ba? And yung mga pagdating sa panliligaw, ganyan. If you're a teenager, if you're a boy, like 12, 13, 14, sumasabak sa mga unang phases ng panliligaw, kanino ka hihingi ng diskarte, di ba? Kung wala yung papa mo. So, oo nga, nandyan nga, meron kang may PS5 ka, puno ng games, nagaganda na sapatos mo, magaganda relos mo, pero yung presensya mismo and the factors that would really help you to become a good binata, wala kang mapagkuhanan.
Di ba? So presence, mas maganda yan kaysa sa presence ng ano, ng datong. Oo. And inuulit namin ah, for this particular person, si Tatay Mateo, si nanay na din kasi at si Patrick na rin ang nagsabi na ramdam nila na for some reason, parang mas gusto ni Tatay malayo siya. Kasi may mga OFW naman mga kamarkada, di ba? Chipops na, oo, nasa malayo, pero ramdam ng pamilya na gustong-gusto na umuwi, miss na, alam mo yung talagang ginagawa ng paraan na makauwi. Pero with Tatay, after seaman, anong ginawa? Nagpunta ng probinsya. After probinsya, anong hinanap? Trabaho sa ibang bansa. Hindi nila naramdaman yung effort na, okay, gagawa ako na, maghahanap ako ng trabaho na malapit sa inyo para magsama-sama na tayo. Yung sa tatlong trabaho, palagi pinipili ni Tatay malayo. And ako, I don't understand why he finds peace ba when he's working alone at malayo sa pamilya. Again, may mga OFW na malayo, oo, pero alam mo na gustong-gusto kang makasama, gustong-gustong umuwi. At yun ang wala. Sa nakikita ko ha, sa takbo ng storya, yun yung wala kay Tatay Mateo. Kaya, Chipops, dito tayo mapupunta. Sige. Doon sa nanay naman. Hindi ko natatanungin kung tama o mali. Well, obviously, the answer is mali. Diba? Mali. Pero understandable, would you agree? Depende. Correct. Understandable. Well, kung ako yung ano, kung ako si Mateo, kung ako yung tatay, at eventually naintindihan ko yung lahat ng nag-transpire sa buhay namin mag-asawa, maiintindihan ko kung bakit my wife fell for the man I was supposed to be. You know? Yeah. Maiintindihan ko talaga. Understandable. We're not saying it's right. It's right. Sa mga misis na nanonood ngayon na ang asawa ay seaman o nasa abroad, kung meron kang textmate ngayon, baka sabihin mo, uy, sabi ni Bea tsaka ni Chipops, okay lang daw. Hoy! Hindi. Hindi. Just me. Hindi. Kapag extreme situation, siguro. Gagaya nitong nangyari sa story ni Ninang ng mga magulang ni Patrick. Di ba? There was ano eh, parang nag-align perfectly yung mga stars para magkaroon ng pagkakataon si Mang Ben na makapasok sa buhay ni Rose. Di ba? Yeah. Oo. And you know what? Hindi man sinabi ni Patrick, pero feeling ko, Chipops, no? Feeling ko somehow, alam ni Ben na mali, pero na-appreciate niya yung presence ng isang Ben na pwedeng mag-alaga, mag-alalay sa kanilang dalawang father figure. Diba? Diba? Yung nawawalang father figure ay nakita ni Patrick dito kay Ben. That's why he was receptive. At first, syempre, he was medyo nagdududa rin siya. Sino ba 'to? Anong pakay nito sa nanay ko, 'di ba? Pero eventually nung sa mga sagutan nila naging ano eh, and then Patrick is a good person. Yun lang din masasabi. He's a very good person. He was a very good boy and he understood at a very young age kung ano yung mga realidad ng buhay. 'Di ba? True. And Mang Ben, Tito Ben was part of that reality. And sayang, 'di ba? Kasi pero siguro yun na rin ang ano, yun na rin ang inadya ng Panginoon, di ba? Na hindi talaga matuloy yung tambalang Ben at Rose, di ba? Unang-una, hindi natuloy yung biyaya na the anak. Baby. Oo. Yan eh, paniniwalaan talaga natin, yan ay ano, parang will ni God yan, di ba? And dahil doon, hindi na nagtuloy din yung relasyon ni Rose at ni Ben. Kasi nga siguro, mas magiging masalimuot yung buhay eh. Yung buhay nila kung tumuloy yun. Yes. Di ba? Kung nagkaroon ng kapatid si Patrick, kung nagsama na yung dalawa, at biglang umuwi si Mateo, baka magkagulo. Di ba? Magkakagulo sobra talaga. Sobrang magkakagulo. Nakikita ko na sa comment section kanina eh. Parang sabi, hala, yung asawa, may umaasawang iba. Yun yung mga ano. It's a common ang tawag nito, mga pangyayari sa mga buhay-buhay, lalo na 'yung mga Pilipino, 'di ba? Sa dami ng OFW na Pinoy. So nagiging common na 'yung ganyang mga konfrontasyon, 'di ba? Totoo. At saka feeling ko, isa 'yung sa mga rason
kung bakit hindi umamin si Patrick dun sa tatay. Eto na, Chi Paps. Kung ikaw ba yung nasa posisyon ni Patrick, finally nagtanong yung tatay mo, yung nanay mo ba may iba o nagkaroon ng iba? Kung ikaw nasa posisyon niya, aamin ka ba? Hindi, mamasbuy ako eh. Kakampi ka sa nanay mo eh, no? Oo, ganun talaga. Hindi, kidding aside. Kasi, kung ganyan yung pangyayari, at alam kong nasasaktan din yung nanay ko sa mga pinaggagawa ng tatay ko, at nagkaroon, at alam ko at nakita ko, naramdaman ko, nagkaroon ng kasiyahan yung nanay ko nung meron siyang makilalang iba, I will respect that happiness. I will respect and give that happiness to my mother. Diba? Kumbaga, dadalhin ko na lang yun sa konsensya ko habang buhay. Basta bibigay ko sa nanay ko yung kasiyahan na deserve niya. Parang ganun. Alam mo, totoo, Chi Paps. It's ko, alam nyo anong tawag doon, mga kamorgada? Pagiging bias. Pagiging bias, kakampi ka doon sa taong nag-aalaga sa'yo at nandyan sa tabi mo. Correct. And aside from that, yung parang hahayaan ko na lang yung tadhana, si Lord ang mag-decide kung paano magkakaalaman ng mga bagulang ko, but I will not contribute to the pain and agony of my mother. Kasi my mother was there for me buong buhay ko, at alam mo yon, mahal niya ako, inalagaan niya ako, so I will not disrespect her by spilling her secrets, her mistakes to my father. Bahala na si Lord kung paano sila magkakabistuhan, kung magbibistuhan man. Basta ako, kakampi ako sa nanay ko in a way na hindi ko siya ipapahamak sa tatay ko. Not supporting the cheating, but you know, just protecting my mother to the best way I can. Parang ganon, no, Chibos? Oo. Parang naalala ko yung term na ano, I will carry this secret to my grave. To your grave. Diba? At yun nga yung ginawa ni Patrick, kasi tinan mo, namatay na yung nanay, andiyan yung tatay, hindi pa rin niya sinabi. He kept on protecting the mother's secret. And oh, I feel like, buti hindi niya sinasabi sa tatay kasi yung tatay, depressed eh, di ba? Nalungkot na nung nangyari. And hindi natin alam paano pa marareceive ng tatay niya pag nalaman niya na, ay, all this time pala, may iba yung asawa ko. Sinisisi ko yung sarili ko na I was not able to give everything, pero niloloko pala niya ako. Baka mamaya gusto ko, sumabog na yung emosyon ng tatay at baka kung ano pa yung gawin. No? Napakagaling din ng foresight ni Patrick, no? Dahil yung pagtawag sa kanya ni Tito Ben at nagmamakaawang gustong pumunta sa Burol, eh hindi na niya pinayagan. That was the right thing to do. That was really the right thing to do. Yeah. So, and ang galing din nung ating pagkakatahi nung eksena ng iyon, dahil Patrick hanging up the phone is actually parang pagsasabi na pag pinagpatuloy pa kasi natin yung usapan, Tito, papayag ako eh. Kasi importante ka rin sa akin. 'Di ba? Kaya binabaan na lang niya. 'Di ba? And actually, while I was reading the script dun sa linya na 'yon. And 'yun yung pinaka uy, totoo yung iyak ko dun, ha. As in, naiyak talaga ako dun sa eksena na 'yon. Oo, umin character tayo doon kay Ben. Na thinking, gusto kong pang makita one last time to eh. Hindi lang naman ako passing fancy. I was not a one-night stand. No. There was love, you know? And I wanted to pay my respects to the woman I loved. Pero hindi pwede kasi nandiyan na yung ulupong na asawa. Nandiyan na yung ano, nagpabaya. So, you know, the emotions were there. Pero ano yan? Saludo ako dun sa decision ni Patrick na yun. It averted World War III. Oo. Actually, kasi parang ano, no? Somehow, naging fair naman si... He tried. Patrick tried to be fair sa parehas niyang magulang. Oo, hindi niya ni-spill yung secrets ng mother, pero hindi rin na rin niya pinayagan pa yung lover na makapunta dun sa huling sandali ng nanay niya. And sabi nga ni Patrick, that's my way. Yun na yung parusa ko sa nanay ko. Yun na yung pinaka-the best na parusa ko sa nanay ko. Ang hindi siya madalaw for the last time nung lover niya. And yun... Pabor yun para dun sa tatay. And I feel like that's Patrick's way of being fair naman to the father. Sige tay, hindi ko sinabi sa'yo yung sikreto ni nanay.
Pero alang-alang naman sa'yo, in return, hindi ko papayagan yung naging lover ng tatay ko dun sa huling sandali ng nanay ko. So, you know what, mga kamorkada? Parang ano, no, chip-ups, no? May mga bagay ng mga bata. Ikaw ba, nung bata ka pa, no, nakikita mo nag-aaway yung parents mo? Naintindihan mo ba lahat? Nag-gets mo ba yung... Well, at first hindi, syempre. 'Di ba? Uh-huh. Pero as the years went by, years talaga, hindi years, as the years went by, yeah, nagiging pa rin yung sitwasyon. I began to understand, you know, I began to understand kung ano yung rason ng nanay ko kung bakit siya nagagalit sa ginagawa ng tatay ko, at naintindihan ko din yung rason ng tatay ko kung bakit niya ginagawa yung ginagawa niya na ikinagagalit ng nanay ko. It was a cycle. Sabi ko sa iyo, cycle yan. Parehong may mali. Meron lang nauuna talagang gumawa ng kamalian. Ayan. Correct. So, correct. Ang mahirap lang dyan, syempre, kailangan maging matatag ng isang bata at a very young age. Kailangan hawak mo yung emosyon mo. Kailangan diretso yung pag-iisip mo kung nandiyan ka sa isang sitwasyon na ganyan. Na ang magulang mo eh hindi nagkakasundo, hindi ka po pwedeng maging mahina, hindi ka po pwedeng maging emosyonal. Makisabay. Kasi baka, oo, kasi sasabay ka, isa ka pa eh. Magiging problema ka rin eh. Diba? Diba? Oo. And, so, yun, I think it would build character. Build character sa isang tao. Yung ganyan. Kahit naman sobrang sama ng sitwasyon, naniniwala ako na ito'y ibinibigay sa atin para magkaroon ng magandang kalalabasan. Mm-mm. Oo. At saka, ano, no, may nakita ako nag-comment na, Patrick, dapat nagsabi ka, dapat nangialam ka kasi magulang mo yan and everything. Pero, alam nyo, tama naman kasi yung sinabi ni Patrick na bata pa kasi siya nung time na yun. Mm-hmm. Ano bang alam niya? Ano bang naiintindihan niya? Ano bang maaambag niya dun sa sitwasyon bukod sa magsumbong? Diba? Ano bang makakontribute niya? Makakatulong ba siya? Makakasama ba siya? Hindi niya alam. And oo, nagpaka-safe si Patrick, but I think it's for the best of everybody. For the sanity of the tatay, for the sanity na rin ng nanay, and para na rin sa kanya. Kasi kung tama, sabi ni Chipops, kung nakisawsaw pa siya, eh ano pong ano nang mangyayari, di ba? Lalo bata pa si Patrick. As much as possible, parang ang pinili siguro ni Patrick, let's have peace. I mean, kita yeah, ko na correct. Na both of my parents are broken. Both of my parents may alam mo yung tagilid. So, I'm not gonna contribute na tuluyan silang magkawasakan. So, I choose peace and I choose to wait. I choose to use time para tingnan kung ano ang mangyayari, paano kikilos yung mga magulang ko. And para sa akin, that's the right decision. Kung bata ka pa, ha? Kung ganun pa ka bata, 13, 14, 15, si Patrick nung time na yun. Ako, I respect that. Ito lang, ha? Dagdag ko lang, Bea. I was, ito, true to life talaga. True to life. I was like 6 or 7. Mga ganun, 6 or 7. Definitely not 8. Oh, kasi sobrang maaalala ko na yun. 6 or 7, very vague memories. Parang portion. Pero hanggang ngayon naaalala ko pa. Sinundo ako ng tatay ko noon sa eskwela. Tanghali ang labas ko noon, pang umaga ako. So mga 12:30, ganyan. And then sabi niya sa akin, anak, sama ka na sa opisina. Kasi hindi nakatamahan din sa bahay. Diretso tayo ng opisina. Mm-hmm. May mga gagawin daw siya importante. Okay, sige. Tapos, may dinaanan kami. Dumaan kami sa isang bahay. Hindi ko na matandaan ko saan. Kasi, siyempre, bata ka, tutulog ka pag nasa sasakyan, di ba? Tapos, naramdaman mo na lang na merong tumigil, bumaba yung tatay ko. Tapos, may sumakay na babae. Okay. Sumakay, ganyan. Tapos, pinakalala, anak, ito si tita, ganyan. Okay po, hello po, ganyan. Mano ka pa, di ba? Tapos, tumiretso nga kayo sa opisina, tumiretso nga kami sa opisina ng tatay ko. Then, ano lang, saglit na saglit lang. Tapos, naalala ko noon, namasyal kami tatlo. Namasyal kami, kasama ako, namamasyal. So ako parang, ang gusto ko rides eh. Dinala ako dun sa Makati, sa quad. May quad pa nung araw. So, rides. Tapos, may binilang pa ako ng laruan. Hanggang sa, yung nakauwi na kami nung gabi, naisip ko noon, at the age of 6 or 7, naisip ko noon, the way they were walking and talking,
And you know, dun sa course nung hapon na yon, parang kaparehas ng pagmagkasama ang tatay ko tsaka nanay ko ah. Ay, hindi ko to sasabihin sa nanay ko, sandali. Ganun. For some reason, naisip mo yun na ganun. Oo, naisip ko parang, teka, hindi ko sasabihin to, sandali. And yung kutob ko na yon, it was actually the tita that I met during that day, eventually became my dad's second wife. So, may ganon ang ano, hindi, yung ang pinupunto ko dito, may ganon ang bawat bata siguro. Diba? May ganong isip na, depende nila kung matabil kang bata talaga at pinaglihi ka sa Marites, diba? Merong ano eh, merong magpupush sa'yo na, teka, hindi ko sasabihin to, mukhang trouble to eh. Yung parang bang meron tayong sixth sense na nararamdaman natin na pag meron tayong sinabi, meron tayong pinagsabihan, it will only cause trouble. Diba? Yeah. Yeah. So, and you know what? It's like your Patrick sir pala, no? During that time. Parang doon ko nga, ngayon ko nga lang din na-realize, naalala ko bigla, sabi ko, uy, yung quad incident na yun nung bata ako, sabi ko parang similar ha. Hindi nag-squeal si Patrick. Hindi rin ako nag-squeal. Pero eventually, yun nga, siya pa rin yung naging dahilan ng lahat ng pangyayari sa buhay namin. Yeah. Pero, tignan mo naman, hindi ka nakakontribute, pero yung mga matatanda na, yung talagang nagpakita ng lahat, ng katotohanan, ng hindi mo kailangang idama yung sarili mo nung bata ka pa. Parang meron din ako experience na gaya, pero hindi ka rin chika, because... isipin nyo ngayon, mga kamarkada, isipin nyo ng mga bata pa kayo, meron bang pangyayari na may ginawa yung isang magulang ko or something like that na ngayon mo lang ma-realize na, teka, mali nga pala yun, no? Pero hindi ako nagsumbong. Kasi for sure, ang dami dyan ang naka-experience ng ganun. Nung bata pa tayo, hindi natin naiintindihan na what they were doing, exactly what they're doing, pero for some reason, we knew na dapat hindi natin to sasabihin sa ibang tao because it's going to be trouble. And ano no, mga kamarkada, no? Feeling ko lahat tayo, meron tayo as a child, not necessarily childhood trauma, but experiences na makakakontribute sa pagkataon natin, sa pagtanda. Sa character building, correct. Exactly. At kahit na anong taon pa tayo nun, mga 5, 6, 7, as long as we remember it, makakontribute yan sa pagkataon natin, who we are ngayon. And ito rin siguro, Bea, dadagdag ko na lang din. Para sa mga magulang naman who are in a similar situation right now, kahit nasabihin natin hindi OFW or basta nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan ng iyong asawa, at alam to ng inyong mga anak or nararamdaman ng inyong mga anak, just make sure na wag, kasi wala naman talagang perpekto eh. Walang perpektong tao, walang perpektong magulang, walang perpektong asawa. Diba? Siguro kailangan lang natin ilagay sa mga isipan natin na kung kakayanin, let us set good examples, 'di ba, for our children. Pero kung hindi kaya, huwag kayong mag-alala. Kung pinapalaki niyo nang maayos yung inyong mga anak, pero kayong dalawa talaga ay hindi na magkakasundo o hindi na wala na, irreparable na yung inyong relasyon, ang gawin niyo na lang is talagang itutok niyo yung energy niyo, lahat yung attention niyo sa pagpapalaki ng anak niyo ng tama. Kasi yun yung magiging sinasabi ko kanina, 'di ba? Kahit napakasama ng mga pangyayari, may dinadala tong mabuti sa dulo eh. Yun yung mabuti sa dulo na sinasabi ko. If you raise your child in the proper and the right manner, kahit ba sobrang gulo ng inyong buhay, may asawa, ng inyong pagiging husband and wife, yung pagiging parents ninyo ang huwag ninyong kalimutan, at yung magiging future ng anak ninyo, yun yung good that came out of a very, very bad situation. Diba? So, kung hindi natin kayang maging mabuting asawa, kung hindi talaga, hindi yun ang plano, diba? Para sa atin, hindi na tama na ituloy nyo pa yung relasyon nyo mag-asawa, just make sure to be good parents
and eventually after kung ano mang gulo yung pinagdaanan nyo, maging ano kayo, maging good parents pa rin na pwedeng pagkuhanan ng inspirasyon ng inyong anak. True. Agree ako dyan, sir. Kahit medyo nawala ako ng slides sa screen, pero agree ako sa lahat ng gulat sinabi. Gulat nga ako, kala ko iniwanan mo ako eh. Gaya na lang doon ginawa ng nanay ni Patrick. Hindi naman niya siniraan yung tatay, di ba? Wala naman siya masama. Pinalaki lang niya yung anak niya. And hindi niya binrainwash whatsoever. And I think that's the best thing a mother can do. Kahit na nagkakamali sa asawa, pero hindi dinadamay ang anak. Kasi children will learn from the mistakes of the parents. Every time. True. Ito si Patrick, garantisado. Ito, itataya ko ano, lahat ng daliri ko sa kamay at paa. Garantisado, itong si Patrick, magiging mabuting asawa at mabuting ama. Actually. Oh, diba? Kasi hindi niya gagawin. Sino ba namang, sinong gustong gumaya sa pinagdaanan nung nakita mo, diba? Totoo. Hindi niya gagawin yung ginawa ng mga magulang niya. That's correct. For sure. Correct. Ayan. Chipops, oras natin 2:53 na. And ngayon pala nagpapasalamat ako. Thank you so much for joining me. Kasi maganda na makarinig kami ng a true to life side from you. Thank you so much for coming up here. At syempre, salamat sa mga kabarkada natin na nag-comment sa baba. At pasalamatan din natin yung mga nagsipagganap for today's video. Oo. Pasalamatan na natin si Patrick. Maraming salamat, Warly Alagao, sa pagbibigay buhay. Yung batang Patrick, Jamie Rubio tayo dyan. Yung napakabuting nanay, Kenneth Ancero. Napakabait na tatay, Jag Kama tayo dyan. Si Tito Ben, si China Papsen, of course. Ako, si Tita Odette. Yung office mate natin, si Chan Palma. Yung classmate natin, si Makoy Marcos. Yung pinsa natin, si Dan Capuchon tayo dyan. At ako po ang nakareceive ng letter ni Patrick. Thank you, Patrick, for sending your letter. At ang nag-edit ay si Joko Loco. Ayan, maraming salamat, everyone. Ay, nawala na si Chipops. Okay. Thank you so much, guys. Alam nyo, nababasa ko yung mga comment ninyo. And merong isa dito. Maano ko lang, one particular. Sino ba? Si EJ Agbulos. Encomienda ba yun? Yun talagang Gina G na nagkukwento dyan. Ako, maraming salamat sa pagko-comment mo, pag-share na experience mo. EJ, ayan. Lahat kayo, thank you so much for sending in your comments. Pasensya, hindi natin mababasa kasi wala na tayong oras. Ayan. Pero bukas, magkita-kita ulit tayo. Ano ba ang mapapakinggan natin for tomorrow? Okay, mabilisan na lang. Patikim team for tomorrow. Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R. Eh, mayaman naman kasi parents mo, kaya kahit hindi ka magtrabaho someday, mabubuhay ka. Hashtag Dear M.O.R. Uhaw. Oh my God! Sa mga uhaw, Diyos ko! Pakinggan natin yan tomorrow and hopefully makasama na natin si Popoy. At dahil dyan, thank you so much guys for joining me. Hanggang dito na lang tayo at kaya niya palagi sinasabi ni Popoy. Everyone, you stay... Ano nga ulit yun? Stay safe? Stay healthy, and of course, ang pinaka-importante sa lahat, kamagkada, you stay happy. Okay? See you tomorrow. Nakasama niyo po, Gorgeous B, Leia.